Grabe, Malacañang nagulantang Buelta. VP Sara lahat pinatikim. PBBM, babagsak na. Aba. Tamba, Lisa, iyak. Ano ba? Ito, matindi tong pamagat ng balitang ating tutunghayan ngayon, no? I'm a power, yeah, yeah, a power. At syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinoy News TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinoy News TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang ihahatid sa atin. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinoy News TV at bibigyan natin ng reaksyon at komento ang balitang ito. Pasok! T22 lang ang Unity. Ito ang direktang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kahapon kung buo pa ba ang tandem ng Unity. Okay, hanggang 2022 lang ang Unity. Hanggang 2022 lang ang Unity, no? Parang mayroong expiration date. Ang gara, no? Pati yung mga tandem nila may expiration date. So ang ibig sabihin nun, talagang yun talaga ang nakatadhana na hanggang 2022, yun talaga ang plano ba? Ganun ba yun? Na hanggang 2022 lang yan, mabubuo at hindi na mabubuo sa mga susunod pa. Kaya pala parang ang bilis madisband kumbaga, no? Ngayon parang ang nangyari sa ano, sa Unity team ngayon, parang shackle. No? Away-away, no? Nakapapanood nyo rin yun, mga katunay, no? Yung mga bandang Shackle, no? Si Noel Palomo, no? Alam natin, ang galing niya ni Shackle. Nakikinig ako ng mga kanta. Halos lahat ng kanta na Shackle talaga is magaganda. No? Kaso nga lang, ito yung pagkiklaim, yun ang pinagano, yung pagkiklaim ng pangalang Shackle. Kumbaga sinasabi nila si Noel Palomo, hindi ka na Shackle. Tapos kiniklaim mo pa rin Shackle, parang ganun. Ba't napunta tayo sa usapang banda sa Shackle? Ayan, oh, ganun lang pala. Kumbaga, ang bilis nilang ma-disband ang Unity. So meaning to say, ha? Sabi ni VP Sara, ang 2022 is for Unity only. Tapos na. Ha? Tapos na. Okay. Tuloy. Ayon kay VP Sara, nagawa na nito ang kanyang purpose na panalunin sila sa halalan. Na ang Unity was the tandem during the 2022 elections and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections and then umanang elections nila Ugnami and kapasalamat din sa atuang mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem ng noong so, the Unity team. So yung ano ko ha, malalim yun eh. Yung sinabi ni VP Sara, malalim yun. Yung sabi niya na hanggang 2022 lang yun yung aming tandem bilang Unity team. Tapos na yun. Oh, yung mga layunin namin yun sa 2022 na mapanalo namin ang isa't isa, tapos na yun. Okay? Nagtagumpay po ang layunin ni VP Sara at ni PBBM na mapanalo nila ang 2022 election. Okay? Sa madaling salita, ayon kay VP Sara, putol na. Ha, ang tandem. Tapos na. Wala na. Yun ang interpretasyon ko ha. Putol na, tapos na. Tapos na yung 2022, ang layunin namin tapos na. Ngayon, hindi na sila raw kandidato. Okay? Hindi na sila kandidato, may kanya-kanya na silang trabaho. Okay? So walang sinabi na meron pang Unity team o nagtuano, wala. Direktang sinabi ni VP Sara, yun lamang po ay pang 2022. Sa madaling salita, alam natin apektado ang relasyon ni VP Sara at ni PBBM. Nasira na yung relasyon ng dalawa. Unang-una, hindi naman direkta na nasira ang kanilang relasyon dahil nasa kanila yung problema. Kung tutuusin, wala sa kanila yung problema. Hindi nagka-problema si VP Sara at si PBBM na silang dalawa. Una, kung i-analyze natin bakit nagiba ang Unity team, bakit nasira ang tandem ng VP Sara at PBBM, unang-una, dahil kay Martin Romualdez. Yun ang pinakauna. Ha?
yung ginawa ni Martin Romualdez ni Gloria Macapagal Arroyo, that triggers the feelings, ha? Yung feeling ni VP Sara. Mm. Kaya nga, na-create yung word na tambaluslos, kung na-remember ninyo. I think sa Twitter ba yun? O sa Instagram? Nakalimutan ko. Basta, nag-status po si VP Sara at that time. Ayun yung sinasabi ko. No? Diba, paulit-ulit nating sinasabi ang mga ganun. Nawala sa kanila ang problema. O ipagpalagay natin, yung unit team na yan is sa noong 2022 lang yan. Dahil pagkatapos yan, magtatrabaho na sila, di ba, ganito, ganyan. Pero parang may kahulugan nga naman na, oh, parang hanggang doon lang, 2022, baka sa susunod na eleksyon is hindi na sila magtandem at maaaring maging magkalaban sila. At mukhang matutupad naman na magkalaban sila. Oh, pero kung tutuusin, wala sa kanila talaga ang problema. Hindi talaga nanggaling sa kanila. Ewan ko ba kung bakit ang daming galit na galit, 'di ba? At apektadong apektado na buong akala nila na ang mga Duterte ang nagsimula. 'Di ba? At syempre, eto naman si PBBM, no? Yung mga loyalista is nagagalit din dahil tinitira ng mga Duterte ang mga Marcos. Ang tanong diyan, bakit ba nagalit ang mga Duterte? 'Di ba? Bakit nagalit? Inaway ba sila ni PBBM? May sinabi bang masama si PBBM sa mga Duterte? Alam natin, wala siyang sinasabing masama sa mga Duterte. At ang mga Duterte noon is wala naman na ipinapakitang hindi magandang pakikisama sa mga Marcos. Lalong-lalo na si VP Sara is maganda ang ginagawa niyang pakikisama kay PBBM. Halos sinusuportahan niya nga eh. Diba? Kapag umaalis si PBBM, si VP Sara humahalili. Diba? Noong nakaraan, diba? Humalili siya. Nagtutulungan silang dalawa. E kaso, may mga alitap-tap o alitap-tap na talagang sumisingit. Parang nagseselo siguro. Ibig kong sabihin nagseselo siguro, hindi siya napapansin na dapat siguro, dapat ako ang nandudoon at ako ang dapat na pinagkakatiwalaan ng Pangulo natin. Kaya ganun. Diba? Bakit si VP Sara? Bakit yan ang pinagkakat? Dapat ako! Ayun. Tapos, nahaluan pa ng paghahangad na pangarap niya na balang araw, I will be the President of the Philippines. Ayun. Gusto niyang mga, nangangarap siya ng ganun. Eh, yung pangarap niyang yon is parang unti-unting nagiging bangungot habang nakikita niyo yung mga surveys na lumalabas na nagiging number one si Sara Duterte sa mga survey. At nakikita niya ang kanyang pangalan ay nandudoon sa may bandang baba na pinakamababa, baba, baba, baba. Ayun, doon na siya parang ano na naapektuhan na parang ano bang nangyayari? Paano ang aking pangarap? Paano ko matutupad dito? Paano ko makakagiging presidente ng bansa? Paano ko hahalili sa bababang presidente na si PBBM kung may number one na tayong magiging presidente sa susunod? So, syempre, ayan na, gagawa ng kalokohan ng ganyan para sila ay pag-awayin ng ganyan. Diyos ko naman, hindi naman tayo bulag dahil wala naman talagang problema ang mga Marcos at Duterte, kundi ang alitap-tap na mataas ang pangarap ang gumawa ng ganun. Kasi, yung alitap-tap kasi, bakit mo naman ginawa? Diba, kung ikaw ay naghahangad ng mataas na posisyon, hindi yan makakatulong sa'yo, sir. Diba? Tignan mo nangyari, lalong hindi nagiging maganda yung nagiging feedback ng mga tao sa'yo. Diba? Manong pinabayaan mo na lang magtrabaho ang presidente, pinabayaan mo na lang magtrabaho ang ating vice-presidente, at gumalaw ka ng sa'yo. Diba, naglingkod ka sa bayan ng sayo. Diba, pinakita mo sa tao na handa kang tumulong sa lahat ng problema sa bansa natin. Diba? Kung 'yun ang nakita ng mga tao, malamang ko ang bango-bango ng pangalan mo.
'Di ba? Wala kang maririnig na mga negative na salita laban sa iyo. VP Sara was disappointed kasi ayaw niya sa grupo na ganyan. Ayaw niya kung merong mga galawan ba na pamumuliti ka. Ayaw niya 'yan ni VP Sara. Mm. So 'yun yung una. That was the reason bakit unti-unti nang nagiba itong relasyon ni PBBM. Siyempre, pinsang buo ni PBBM. Diba? Si Martin Romualdez. Mm. Pangalawa, okay? Pangalawang reason, Martin Romualdez pa rin. Noong sinuportahan ni Martin Romualdez itong mga kalaban ni VP Sara, mga dati ng kalaban, sina Castro, itong si Raul Manuel, si Raulo Manuel ba? Ayun, yung pang isa, iskinampihan niya nga yung mga yon na alam naman nating lahat na mortal na naiinis at galit kay VP Sara. Siyempre kung ikaw unity team ka eh, kakampi mo VP Sara PBBM. Bakit ako kakampi diyan sa mga yan na alam kong medyo hindi maganda ang ginagawa? 'Di ba? Nasa unity team ako eh. Bakit kakampi ako diyan sa kumakalaban kay PBBM, kumakalaban kay VP Sara, 'di ba? O sige, o si VP Sara na lang. Kasi magkaka-teammates kayo eh. 'Di ba? Parang ikaw nasa Hinebra ka. Tapos kalaban mo ano ba mga player ngayon? Meral ko halimbawa ganun. May laro kayo? Naglalaro kayo tapos nasa Hinebra ka, tinutulungan mo yung Meral ko na maka-score. Nasa iyo yung bola, pinapasa mo sa Meral ko. 'Di ba? Ganun 'yun eh. Kaya naglakihan yung mga ulo nung mga yon. 'Di ba? Nag-ano sila, naglakas loob, lumakas ang loob na buong akala nila eh kumakampi kayo sa kanila, 'di ba? Ngayon si VP Sara, binabanatan nila ng binabanatan. Ganon, kung ano-ano ang gustong ikaso sa mga Duterte kasi pinansin sila eh. Nakita nilang parang pinapaboran sila, may kumakampi sa atin. 'Di ba? Alanganin na ngayon yung mga Duterte, makakabawi na tayo diyan, makakaganti tayo. Kasi 'di ba alam naman natin si VP Sara is galit sa mga makakaliwang grupo, 'di ba? Kinokontra ng mga Duterte yan, ayaw nila ng mga ganun. Eh alam naman natin kung gaano'ng kalaki galit ng mga makakaliwa, 'di ba? Patungkol po dito sa confidential funds. Anong ginawa ng Martin Romualdez? Sinuportahan niya at hindi niya inaprubahan yung confidential funds ni VP Sara the following year. So it's very obvious na tinatrabaho si VP Sara. Sa madaling salita, si Martin Romualdez po, sa mga mata ng taong bayan, ginamit lang po ni Martin Romualdez itong si VP Sara. Kung ikaw ba naman si VP Sara, sa tingin mo ipagpatuloy mo yung unity team? Eh syempre hindi. Wala na. Di ba? Hindi na. Ano yun? Trinahindor siya. Oh. Tapos itong mga vloggers na ito, kung ano-anong pagtanggol nyo kay Martin Romualdez, you try to think of it kung sino yung unang nang aaway. Ha? Bago ninyo tirahin, siraan, si VP Sara, kung ano-anong ibinabato nyo sa kanya, tingnan nyo yung pulot dulo, bakit nagkagulo ito. Di ba? Pangatlo. Pangatlo. Yung, ginawa na statement ni wife ni PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos, na bad shot siya sa akin. VP Sara, bad shot ka raw ni First Lady Liza Araneta Marcos. At yung inisnab ni FL Liza itong ating Vice Presidente. Nakakahiya yun kay First Lady. So anong nangyari? Parang lantara na talaga na wala na, tablado ka na sa amin, hindi ka nakasama, ayoko na sa'yo. Parang ganun yun eh. Siyempre nga naman, kay VP Sara, itutuloy mo pa ba yan? Kung ganyan na yung nagiging, siyempre, pakikitungo sa kanya. Siyempre, mangyayari nun, parang, nakikipagplastikan na lang, plastikan na lang ang labanan yan ni VP Sara, tapos yung mga makakasama niya. Eh, alam naman natin yung mga Duterte, hindi naman sila plastic eh. Kung ayaw nyo sa kanila, ayaw nyo sa amin, eh, diwag. Ganun yan eh, bubukod kami. No? Tsaka kahit naman walang unity team, no, kahit naman wala siya sa unity team, alam naman siguro natin na nandiyan pa rin yung mga suporta ng taong bayan kay VP Sara. Nakikita naman natin yun eh.
No? Eh, baka sabihin naman ng iba dyan, eh, parang kinakampanya mo si BP Sara, masyado mong pinapabango ang pangalan. Hindi, kasi po, nakita ko po eh. Diba? Kung alam kong mali si BP Sara, nagsimula sa kanya yan, yung problema na yan, ay hindi ako kakampi dyan. Diba? Kahit sabihin na malakas pa yan sa mga survey. Kaso, kahit anong paliwanag, kasi may nakakausap ako ng mga loyalists o bumabanat din kay sa mga Duterte. Oh, ayan, aminin ko sa inyo. May nakakakwentuhan akong ganun. Kinakausap nila ako sa ganyan. Bakit pinagtatanggol mo yan, yung mga Duterte, yung mga magnanakaw yan, ganito? Hinahanapan ko sila ng pruweba. May sinasabi sila sa akin. Pero hindi ako naniniwala. Kasi parang hearsay-hearsay lang din naman. Diba? Kung hearsay-hearsay lang din ang nadidinig nila sa mga Duterte, sinasabi ko, eh baka hearsay-hearsay lang din yang nakakarating sa inyo. Diba? Hindi natin alam. Pero para sa akin kasi, nakikita ko yung ginagawa ng mga Duterte noon. Kahit si FPRRD, nakita ko kung ano yung ginawa ni FPRRD nung panahon na presidente pa siya. Sinasabi ko sa kanila, ang laki ng nagawa niya nung pandemic. Ang daming taong natulungan niyan. Diba? Halos na itawid tayo niya nung panahon ng pandemic. Eh paano kung hindi si Duterte yung nakaupo nung panahon ng pandemic? Paano tayo? Oh. Meron nga dyan, nakakausap ko yung mga nakatanggap ng ayuda. Pero, galit sila sa mga Duterte. Oh, diba? O sinabi ko, bakit ka tumanggap nun kung ayaw mo sa mga Duterte? O ano sagot sa akin? Eh, kailangan eh. O diba? Kahit sila, is naambunan noong mga panahon na yon. Inaamin naman nilang malaki yung naitulong sa pamilya nila kasi nga wala silang trabaho nun. Meron dyan, 2 beses nakatanggap, 3 beses nakatanggap ng 8,000. May mga ano, di ba? Kaya, wala akong makita na ang mga Duterte, ganyan, ganyan. Tapos nakikita ko pa kung paano kaganda ang mga ginagawa ng mga Duterte, lalong-lalo ng mga Davao. Tapos sinasabi nga ng iba, Davao lang naman inaasikaso niyan eh. Ay, hindi. Siyempre si BP Sara, hindi niya mamaasik dahil may presidente. Pero kung maging presidente siguro yan, doon natin malalaman yan kung ano yung hakbang na gagawin. Ngayon, kapag naging presidente si BP Sara at talagang patutunayan yung tama yung sinasabi sa kanya na ganun sila or yung Davao lang naman iniintindi gaya yung sinasabi ng iba, eh siyempre, isa tayo sa hindi magugustuhan yung ganun. Siyempre, pag sinabi mo presidente ka ng bansa, hindi lang Davao ang iyong aasikasuhin, kundi buong Pilipinas. At alam naman natin yon dahil si Tatay Digong, is ginawa niya naman yon. Inasikaso niya ang buong Pilipinas, hindi lang ang Davao. Nakakahiya ka, First Lady, sa ginawa mo. Vice President ito. Binoto ito ng taong bayan. Mm-hmm. May mandato ito. Mm-hmm. Ikaw wala, asawa ka lang ng presidente. First Lady, hindi ka binoto ng taong bayan. So may mas karapatan si VP Sara na ikaw yung rumispeto sa kanya. As far as I know, nire-respeto ka ni VP Sara. Ang tanong, ikaw, may gana kang nagsabi, nagpa-interview, ha? Na bad shot yan sa akin. Busy presidente yan. Nagtandem yan ng iyong asawa. Tapos sasabihin mo, bad shot yan sa akin? Instead na si VP Sara ang mapapahiya, ikaw ang napahiya tuloy. Ikaw yung naging hindi professional. Ikaw yung First Lady sana. Ikaw sana yung nagsilbing parang peacemaker ng isang bansa kasi ikaw yung First Lady. Pero ikaw yung nangunguna sa panggulo. Di ba? Pero look at what happened. Ni isang salitang binitawan si VP Sara laban sa iyo, wala. Nirerespeto niya. Ay, oo, yung... hindi natin nadidinig na nagsalita si VP Sara laban sa First Lady. Yun yung maganda dun. Hindi siya nagbabalik. Kumbaga kahit anong sabihin mo sa akin. Nire-respeto niya kasi asawa ng presidente. At huwag na natin tignan yung pagiging presidente ni PBBM na asawa si F. Elisa. Ang tignan natin kaya hindi siya kumikibo si VP Sara. Dahil kaibigan ka ng kaibigan ko. Pinapahalagahan niya kung ano ang pagkakaibigan nila ni PBBM. Dahil kung hindi mahalaga ang pagkakaibigan ni hindi mahalaga kay VP Sara, ang pagiging magkaibigan nila ni PBBM, malamang syempre babastusin ni VP Sara si F. Elisa.
Ganin yun. Kasi kung ano lang, tinitignan natin dito kung dahil ba sa unit team sila, presidente, tapos vice president si BP Sara, parang doon lang sila nagsama, tapos hindi sila magkaibigan, maaari na makapagsalita si BP Sara na hindi maganda, ganito, ganyan, balikan niya yan. Kaso hindi eh. Parang tinitignan dito yung pagiging magkaibigan nilang dalawa. Matalik na magkaibigan. So bakit kita babastusin, eh kaibigan ko yung asawa mo. Sige, magsalita ka lang dyan na magsalita. Diba? Parang ganun yung nangyari. Eh, yung maganda sa kanila, marunong sila magpahalaga sa kaibigan nila. Tsaka nakikita naman natin, kahit ganong karami ang nangyayaring bato sa mga Duterte, hindi nagsasalita si VP Sara. Dahil kahit papano, siguro, eto, kumbaga, relax lang. Sige, bayaan nyo sila. Diba, pagpapapasensya yung ginagawa ni VP Sara, nagpapasensya siya sa mga nangyayari. Diba, hindi din siya nagsasalita ng masama kay PBBM. Wala siyang sinasabing hindi maganda kay PBBM. May narinig na ba kayo na nagsalita si VP Sara labang kay PBBM? Wala, diba? Oh, yun yun. Umuna, it's a good thing na si PBBM naunawaan rin niya ang kanyang asawa. Si PBBM rin eh naunawaan rin niya si VP Sara. Nasa gitna lang siya. Pero syempre, kung laliman nyo ang inyong pag-iisip, eh syempre, si PBBM mas kakampi yun sa kanyang asawa. Oh, oh. Diba? So, ito tuloy nasabi ni VP Sara ngayon na hanggang 2022 lang yun yung condemn ng unit team. Oh, napanalo na namin. So harap-harapan na sinabi ni VP Sara na wala ng unit team. Ami Cabrera, welcome po. So, ayan ang ating moderators. Ano, solid. Kumbaga, kaysa magsalita ako na makipagpalitan ako ng hindi magandang salita sa inyo, wala na, sabihin ko na lang, wala na kami. Break niya kami lahat. Parang gano'n na lang eh. Nako. Anong nararamdaman niyo dyan, mga katunay? DDS, ayan. Si Ami Cabrera Davao. 260 likes, 930 viewers. Okay, maraming salamat. Sa 930 viewers, mga hindi pa nakasubscribe and follow, magsubscribe, follow na kayo para updated kayo, ha? So, yan. Hindi pa ba kayo kontento sa sinabi ni VP Sara? Patuloy natin, ha? Himay-himayin natin ang kalahat ng mga sinabi niya. No longer exist afterwards. Are you saying, well, we are not candidates anymore? Pero, pabiro naman itong sinabi na kapag minamaliit kayo ay manatili pa rin maganda. Lesson na sa tanan kababaihan, bisan gidaog-daog mo, dapat wapag na. Lin yung sinabi ni VP Sara. Sinabi niyang, tayong mga babae, ha? Kung inaapi tayo, dapat maganda pa rin tayo. Malalim yun. Bakit? Sa madaling salita, parang sinabi ni VP Sara na siya ay inaapi. Siya, senpai, hello po. Parang dinadala ni VP Sara sa ibang ano, no? Sa ibang sagot. Pero parang mayroong ano eh, parang may padaplis yung parang ganun yun. Sinasabi ni Sir, ano po si Sir Don Marty dito, di ba? No, parang sinisegue-segue lang ni VP Sara, pero ganun din ang bagsak. Inaapi. Alam naman natin kung ano yung ginawa ng mga kongreso sa kanya. Patungkol po sa confidential funds, oh, kung ano-anong mga bintang nila tungkol dito sa 11 days na raw ginasta yung pera ng confidential funds. Oh, tapos, inaapi pa siya patungkol dito sa Department of Education. Oh, bakit raw hindi itinaas, ha? Sa mga vloggers, bakit raw hindi itinaas ni VP Sara ang mga sahod ng mga guro? Hindi naman si VP Sara ang may kasalanan. Yung pagtaas na sahod ng mga guro, si VP Sara ba? Yung DepEd ba dapat ang gumawa nun? Ganyan. Kung gusto nyong tumaas ang sahod ng mga guro, ha? Ang kongreso, doon kayo mag-rally sa kongreso. Ayun yung sinasabi ko. Hindi tungkulin ni VP Sara na ano yung ganyan, yung pataasin ni VP Sara yung sahod. Eh, yung kongreso yung nagde-desisyon yan eh. Ah, so baka ganito yung ibig sabihin. Ganto. Bakit hindi mo inaasikaso na ilapit mo sa kongreso na taasan ang sweldo ng mga guro? Mario Joseph siguro. Siguro ginagawa niya naman yun. Or siguro gusto niyang gawin. Eh paano niya gagawin kung yung kongreso mismo bumabanat sa kanya?
Kung yung kongreso mismo, ginaganyan siya. Mario Josep naman, paano niya naman magagawa o mahihiling? Nataasan natin yung sweldo ng mga guru dito, tulungan niyo ko. Eh swerte niya kung may tutulong sa kanya dyan. Diba? Kaya wala rin. Diba? Kaya ang ginagawa na lang ni VP Sara, gumagawa na lang siya o tumutulong na lang siya ayon sa sarili niyang galaw. Diba? Tsaka yung nagpapataas naman talaga ng sweldo niya ni yung kongreso, sila ang mag-aano niyan, magdidesisyon niyan, Mario Josep naman. Ngayon, kung vibes ang Congress at si VP Sara, eh di walang problema. Kung vibes ang House Speaker at ang VP, walang problema. Eh kaso may problema eh. Paano siya makakapagsalita? Oh, pwede naman padaanin kay PBBM, tapos si PBBM ikwento dun sa House Speaker. Taasan natin. Oh. Ako naman. Ang daming pagdadaan ng butas ni VP Sara bago niya makausap yung mga yun. Sa itong mga nagrarally eh, itong VP Sara resign movement, yun ang panawagan nila. Doon kayo magreklamo sa Kongreso. Si VP Sara, hindi siya nagkulang na nag-request na taasan ang sahod ng mga guro. Pero mag-request siya, wala din namang mapapala eh. Hindi naman papansinin dahil alam naman natin eh, bad shot si VP Sara doon eh. Diba? Hindi naman nila papansinin yan eh. Si VP Sara nagsasalita. Naku, ano tayo dyan eh? Huwag natin susuportaan yan. Eh di pag nataasan natin yung sweldo, pag pumayag tayong taasan ng sweldo ng mga guro, eh di babango na naman pangalan niyan. Baka number 1 yan, baka maging top notcher na sa susunod na election sa 2028. Oh. Ganun mangyayari. Oh. Okay. Kaya nga wala eh, wala. Malabo yan, malabo siyang pakinggan, malabo siyang paboran. Lahat ng gustong ilapit sa kanya, kung dun niya dadalhin, ay wala talaga. At the end of the day, ang budget po ay nandyan sa Kongreso. Kung i-approve ba nila? Paano nila pipilayan si VP Sara? It's up to them kung bigyan nila ng malaking budget si VP Sara o hindi. Diba? Alam na natin yan, yung laro ng politika. Laro ng mga politiko. Kung gusto mong mapilayan ang inyong kalaban, huwag yung bigyan ng budget. At the end of the day, kawawa ang taong bayan. Ayun, natating na itong video na nagbula kay Pinoy News TV at syempre yung boses na yun, nagbula kay Sir Don Mar TV. No? Correct me if I'm wrong. Pero tingin ko si Don Martini yan. Kaya mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.